Hi guys, good morning. Happy weekend po sa inyo. Welcome po ulit sa ating channel. Ito na naman po si Army Mikosova. Asamahan niyo po ako sa video na ito dahil ito po is continue po doon sa paano ba kumuha ng tourist visa dito sa Slovakia. Dahil po ito sa mga nag-comments na kababayan natin na gustong pumunta dito sa Slovakia. And thank you po sa inyo. Okay? Itong video na ito is para po sa inyo at sana makatulong sa inyo ng malaki. Ayan, so continue po tayo. Continue lang and then back forward ano lang yung konting kalaman. Konting back doon sa first video natin. And thank you po at saka pasensya na po kayo kasi hindi po ako nakapag-video kaagad doon sa part 2 ng mga kailangan-kailangan. So kailangan ko po kasing i-absorb sa utak ko anong mga sasabihin ko at ano kailangan ko pag-aralan. So, tamad tayo mag-aral since na nagtrabaho tayo ng araw-araw dito sa Slovakia. So, ito guys, ito. Kailangan ko na mag-videos kasi, pero yung mga kaibigan naman natin, yung mga kababayan natin na nag-comment po doon, kadalasan halos sa kanila is nakakausap ko naman po sila. And then, nasagot ko naman ata lahat ng mga kailangan nilang malaman. Thank you sa inyo. And then, so ito yung video na para sa inyo. I hope na makakatulong and I'm sure na makakatulong to para sa inyo na pupunta dito, okay? So, ngayon, unahin natin muna yung mga sponsor kung saan kukuha ng immigration sa dito na taga Slovakia kasi alam ko naman mga Slovak hindi familiar sa mga ganito. So kukuha po sila ng invitation letter po sa immigration police. So ayun, doon sila kukuha at siguraduhin niyo lang po na meron na po silang mga requirements. Parang ang bilis kong magsalita. Siguraduhin niyo lang po na meron po silang mga requirements yung accommodation, confirmation, land registration or something, parang title or ownership po dun sa bahay nila. And then kung nagrent naman po sila, kailangan po nila ibigay yung meron po silang dito parang contract po. Yun yung kailangan nila. And then after doon, yun ng yung bank statement na at least meron po silang pera doon na meron po, hindi ko alam po magkano yung minimum ha, basta ang required lang po is 100 per days at least kailangan nilang i-provide doon sa i-sponsoran nila, yun po. So huwag kayo maglala, hindi nyo naman magagamit yung 100 per day. Mura lang po yung bilihin dito. So yun, after ng pag-apply ng sponsor nyo doon sa immigration police is mag-antay lang po sila ng 15 days po yung processing ng invitation letter since na busy po yung mga police immigration dito nang dahil sa mga Ukrainian po. Yun, and then kailangan lang nila ipadala yun sa Pilipinas ng via mail or kung mayroong kakilala na kagaya ng ginawa ko is padala yun lang doon sa Pinas. And then, okay na, tapos na yun tayo sa sponsor. So, yung balikan lang natin, alam ko naman na sinabi ko na to dito doon sa first video natin. So, ang pangalawa po is, syempre yung mga requirements nyo. Requirements nyo is passport, and then, kailangan nata ng birth certificate yun. And then, after, pinaka-importante is yung bank statement nyo. At least, 3 months yung bank po nyo na merong every month na may papasok na pera. And then, huwag kayong mag-alala kung malaki or wala, konti lang laman ng pera nyo doon sa bangko nyo, wala yung problema. At least, merong pumapasok doon na every month na papasok yung pera nyo. And then, sa trabaho po is kailangan nyo po ng employment certificate at least na pinapayagan kayo ng boss nyo na 90 days kayong mag-leave doon sa trabaho nyo. Yun, alam nyo na yun kung anong gagawin doon sa hindi nagtrabaho. Ayun, and then ano pa ba, yung certificate ng vaccine nyo, yung yellow card or Philippine vaccine yun. Sana kukuha yun, yung sa kapatid ko lang, kinuha niya po doon sa center ng yung min ata doon sa, yung may doktor na center, doon po niya kinuha yung sa kanya. So, kung sa mga tourist naman po napupunta dito na walang mga mga vaccine, pwede kayong pumunta dito with PCR test, yun, at least. Hindi ko lang alam kung ilang at least siguro mga 48 hours or 72 hours, mga ganun. Hindi ko lang alam, pero makikita yun sa doon po sa pag-click kayo ng site ng VFS, makikita nyo yun doon. Ano pa ba? So, ayun, meron na kayong mga requirements, ayun, tapos na kayo, meron na kayong invitation letter. So, anong gagawin nyo is, ito guys, pinaka-important ito ha. Yun, may appointment na kayo, mag-appointment kayo. Ulit-ulit. Ayun, appointment. Kunwari, ito pinaka-importante nyo gawin nyo to guys. Pinaka-importante ito kasi dito ako nagkamali para dun sa kapatid ko. So, nag-stay ng 1 week more yung kapatid ko dahil dito. So, ang ginawa po namin, wala, mali kami sa date. So, ayun, meron na kayong appointment doon sa VFS. VFS po is meron pong Cebu at Makati.
So, mas pabor yung taga Cebu. Yun, kung meron na po kayong appointment, ang gagawin nyo guys, yung appointment na yun, ang gamitin nyo, yung date na yun, magbilang po kayo ng 15 days after ng appointment or during the appointment date, magbilang kayo ng 15 days, like kayo, July 30, so it's like August 14 or 15, yung ilagay nyo doon sa itinerary date nyo, and then health travel insurance nyo. Yun po yung pinaka-importante. Travel insurance at saka yung booking date nyo is the same date. Yun ilalagay nyo. So, tip dito is huwag kayong bumili ng, huwag muna kayong mag-booking at bumili ng travel insurance kung wala pa kayong appointment doon sa VFS. Kasi, during, basta pag nakakuha na kayong date, ano, doon sa appointment nyo sa VFS, doon saka kayo magbilang ng 15 days. Kasi 15 days po yung processing ng visa doon sa Czech Embassy. Ayun. And then, huwag kayong mag-alala kasi hindi yun naabot ng 15 days. Yun lang yung processing date na ano nila, required nila, 15 days. Pero, ang bilis nilang mag, ano guys, mag-release ng visa, 5 days lang. Usually na, nandito na. Yung nalalaman ko. So, yun, ang gagawin nyo, ano pa ba? Ano pa bang mga tanong doon? So, yun. Ah, kay ano, yung kay Melo. Parang nasagot ko na ata. Basta yun lang yung kailangan din ng mga requirements ng kaibigan mo na ibibigay sa'yo. Kasi yung hindi naman siya fully sponsor sa inyo. So, yun lang yung kailangan niya. Hindi na siya kailangan na pumunta doon sa foreign police na para kukuha ng invitation para sa inyo. And then, of course, kailangan talaga ng pera kasi, pero kung may ari naman kayo ng business, eh, ang kailangan niyo is DTI. And then, pera siguro. Hindi ko lang alam ha. At least siguro 100 or 200,000. Mga ganun. Pero hindi naman yun ay uubusin. So, ayan guys. Ano pa ba yung mga katanungan na hindi ko pa nasagot? Ah, oo nga pala. Yung ano pala, yung Czech Embassy po, nakikater lang po sila ng mga tourist visa papunta dito sa Slovakia. Pero yung mga ano family visa or mga reunification or student visa, sa Jakarta po kayo mag-apply. Hindi po sa Czech Embassy. So, meron nang nagtatanong sa akin ito, hindi ko po alam yung mga requirements or ano pang mga requirements na dagdag kung ano ka, doon ka kinasal sa Pinas. Kasi guys, hindi naman po ako kinasal doon sa Pinas. Dito po kami kinasal ng asawa ko sa Slovakia. So, itong mga sinare ko sa inyo is ano lang to, mga ano lang to sa mga ano ko, experience ko yung mga sinare ko sa inyo. Pero, yung mga kinasal sa Pinas guys, mag-comment kayo and then sasagutin ko po at tatanungin ko yung mga kaibigan ko na doon kinasal sa Pinas, okay? So, huwag kayong mag-alala. Comment lang. Pero yung sa comment naman, kadalasan na ano ko, eh, nag-message po kami in personal. So, ayan, yung nandito na, welcome dito sa Slovakia. And then, kung merong time kayo, magkita tayo during weekend, and then, wala po akong time sa weekdays. After work, meron. Kasi araw-araw, pumapasok yung lola nyo. So, ayan. Pagod si Manang. Ano pa ba mga kailangan nyo? Ano pa ba yung mga requirements na kailangan nyo? Doon po sa gustong mapakasal dito sa Pilipinas ay sa Slovakia, ang kailangan nyo lang po mga requirements is yung legalities of capacity and then NBI at least 90 days yung ano nyo, validities ng NBI. Dapat ano yun, 90 days nakapag-apply na kayo lahat-lahat. And then, dapat po naka-apostil yun. Huwag niyong kalimutan na lahat ng mga ano, lahat ng mga requirements na gagamitin niyo sa ibang bansa dapat naka-apostil yun. Ayun. At saka ito anuhin ko na lang after ng mga ano mo, yung natapos na yung nag-expire na yung tourist visa mo, huwag ka nang umuwi guys pag naka-apply na kayo ng residence permit. Antayin niyo na lang yung ID niyo. Huwag bawal kayong lumabas ng Slovakia kung wala kayong ID, kung ano na kayo. Antayin nyo na lang yung ID nyo hanggat bawal kayong lumabas ng Slovakia hanggat hindi lumabas yung ID nyo. Okay? So, ito yung nagtatanong sa akin na si Mafe. Yun, guy. Abi. Yun lang yung requirements kung dito ka magpakasal. So, mabilis lang. Okay? So, hindi ko alam kung anong mga requirements na. Siyempre, legalities lang din. Alam na yan ang ano mo, boyfriend mo, kung anong kailangan niya kung magpapakasal sa dito kasi ang importante yung sa'yo. Okay? Thank you guys. And then, kung may mga tanong pa kayo, comment nyo lang at sasagutin ko hanggat makakaya ko. Thank you. Bye-bye. See you sa next vlog, guys.